Tila hindi naman sineryoso ng ilan ang pakikishake drill. May mga nagse-selfie pa nga eh. At sa pagsasanay naman sa pagsaklolo, ilang mga rescuer ang natagalan sa pagresponde dahil na traffic. At nakatutok si Chino Gasco. Sa Marikina, Pasig area sa tabing ilog, isang kongkretong bahay ang gumuho. Agad dumating ang mga pulis at kinordon ang lugar. Sunod dumating ang incident commander na tumawag ng saklolo. Pero mahigit 10 minuto ang lumipas bago dumating ang unang saklolo. Inabot ng mahigit 20 minuto ang pagbubutas ng pader. Isa nga sa mga senaryo na pinaghahandaan dito sa collapse structure scenario ay itong mga rescue personnel na gamit ang kanilang mga jackhammer na pilit na binubutas itong gumuhong gusali para makuha ang mga naipit na mga tao sa loob. Nang tanungin ng Deputy Incident Commander ng East Sector kung bakit atrasado ang responde, na traffic daw ang mga rescue personnel. Nung nabuti-dispatch kami, hindi pa kompleto yung ano yung task force. So, paglabas ng task force dito, na traffic pa dyan sa labas, medyo na-late dun sa incident site. Wala namang aberya sa pag-alis ng sugatan mula sa isang kotseng na bagsakan ng mga poste ng kuryente. Gamit ang hydraulic spreader cutter, ginupit na parang papel ang yero at poste ng kotse para matanggal ang bubong. Sinagip din mula sa ilog ang 4 na tao na nalulunod. Ilang natrap din sa Marikina Bridge ang ibinaba mula sa tuktok ng tulay gamit ang mga rappelling equipment. Tagumpay man sa kabuuan ang shake drill sa East Sector, may kailangan pa raw pagbutihin. Kaya natin. Kailangan lang ho talaga, sir, yung coordination. Medyo doon lang kami medyo nagkukulang sa communication and coordination. Inaamin ho namin yun, medyo yung communication ko sa kabila, yun lang medyo kulang. So kaya nga po tayo nagdi-deal para malaman natin ano ba yung mga kulang natin. Sa Eastwood sa Quezon City, napuna rin ang tila hindi pagseseryoso ng mga empleyado ng ilang establishmento sa earthquake drill. Nagtatawanan, mabagal ang kilos, ang ilan, nag-selfie pa. Hindi rin nakatakip ang kanilang mga kamay sa kanilang ulo habang naglalakad bilang proteksyon sa mga nahuhulog na bagay sakaling lumindol ng malakas. Meron mga protocols na hindi nila na masyado na-observe, like yung mga yung patay na dapat last priority sila. We will have a meeting with the Eastwood management to make some suggestions on what needs to be done sa susunod siguro ng mga drills natin. Gayunman, mabilis at maayos naman ang pagtugon ng mga rescue at medical personnel ng BFP, AFP at MMDA sa mga sugatan sa itinayong command center sa gitna ng mall grounds. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.